Sabihin niyo walang solusyon. May solusyon po pag nakakita kayong mga nag-aabusong mga magulang. Dahil ito na nga ho, nagbibigay ho kami ng payo. Kaya mismo kung kayo tinatanggap niyo yung payong yun, ito na ho yung pamamaraan pag nagpatawad po kayo sa mga ginawang kasalanan, siya rin ho ay makakagawa ng paraan para magbago. Ayaw mong maging ganyan, Raymart, kaya ikaw mismo 20 anyos ka pa lang, ang laki ng paraan para sabihin mong hindi ka maging katulad ng tatay mo. Sinasabi mo hindi ka anak ng tatay mo, anak na anak ka ng tatay mo sa ginagawa mong ugaling pinakita mo kanina. Sana kung nagbabago ang tatay mo, 20 anyos ka pa lang, kaya mong magbago. Yun lang. Marami pong salamat, Dr. Camille Garcia. Reverend Sunny. Mayroon pong isang napakagandang talinghaga na ikwinento ng ating Panginoon sa aklat ni San Lucas. Ang pamagat po ng talinghagang yun ay ang alibughang anak, kung saan ang anak ay winaldas niya ang ari-arian at kayamanan ng kanyang ama at siya'y nagkasala. Nang siya'y nagbalik, ay tinanggap pa rin siya ng ama. Dito ay sinalalarawan ang maawaing ama. Pero dito po sa kwentong ito, dito sa ating episode na ito ay baliktad po ang alibughang ama. Dahil po winaldas ni Mang Rodolfo ang kanyang pagmamahal sa puntong ito, at ano ang kanyang ginawa? Inabuso niya at sinaktan niya ang kaniyang mga anak. At anong nangyari? Ang mga anak niya ay nawalan ng respeto, nawalan ng galang sa kanya. At ikaw naman, Raymart, dapat may puwang din ang iyong puso na patawarin ang iyong nagsisising ama. Kung hindi mo siya mapapatawad, anong mangyayari sa iyo? Hanggang libingan dala ang sakit na mararamdaman ng ama kung hindi mo siya matatanggap, kung hindi mo siya mapapatawad. At ikaw naman, kargo mo sa konsensya mo hanggang buhay mo, hindi ka mapapanatag ang buhay mo. Kung yun, nariyan pa rin sa iyong puso ang galit at hinalakit sa iyong amang gumawa sa iyo nito. Marami pong salamat, Reverend Father Sunny Merida. Mang Rodolfo, bibigyan po namin kayo ng pagkakataon para sabihin ang mga gusto pa ninyong sabihin po sa inyong anak na si Raymart. Ano? Patawarin niyo na ako kung kasalam ako sa inyo. Nag-usap na tayo kanina. Sinabi ko sa'yo na pangarap ko para sa'yo na maging maganda at maayos ang buhay mo. Nasabi ko sa'yo na may oras pa para baguhin ang mga dapat mong baguhin. At sabi ko nga sa'yo kanina, di ba, pangako mo sa'kin na magiging mabuti kang ama sa iyong mga anak. At hindi ibig sabihin na pag pinatawad mo ang tatay mo ay mahina kang tao. Diba, Raymart? Yan ay para din sa'yo. Raymart, meron ka pa bang gustong sabihin sa iyong tatay? Pinapatawad mo na ba siya sa lahat ng mga nagawa niyang hindi maganda? Opo. May papangako mo ba sa akin, Raymart, na magiging mabuting anak ka, mabuting kapatid? Hahanapin mo yung dalawa mo pang kapatid at bubuin mo ang pamilya ninyo. Opo. Nanay Leticia, kayo po ba'y may mensahe pa para kay Mang Rodolfo? Ako hindi anak nagagalit sa'yo, sa totoo lang. Hindi ako nagagalit, naaawa ako sa'yo.
Kaya ako kinuha mga anak mo, ayokong mapariwara. Nanay Leticia, yung buong anak ninyo, may alam po ba kayo kung nasaan siya? Mula ko ng December, hanggang ngayon wala po akong nakita. Bibigyan ko po kayo ng pagkakataon na manawagan po. Baka po kasi nanonood po siya o may kaibigan po siyang nanonood, pwede po kayong manawagan. Malo, kung saan ka man naroon, baka pwede naman dalawin mo yung mga anak mo. Maawa ka na sa akin. Ano po buong pangalan ng anak niyo? Marilu Ramos. Marilu Ramos. Huwag ka na mag-alala kay Ipin dahil pinag-aaral ng pinsan mo. Si Atan, Jan Mark, nasa ampunan. Hindi ko na yung kukunin at pinag-aaral. Ito na lang tatlo mong anak ang nasa poder ko. Isipin mo naman, may mga anak pa akong kasama. Balik pito kami kumakain sa bahay. Ako lang mag-isa naghahanap buhay. Eh, maawa ka na anak sa nanay. Kung sakali pong sa mga oras na ito ay nanonood po si Aling Marilu Ramos o yung mga kaibigan po niya, may numero pong nandiyan sa inyo pong mga TV screen. Maari po ninyo sanang tawagan yan para po may pagbigay alam lang namin kay Nanay Leticia at kay Raymart kung si Ate Marilu po ay nasa mabuting kalagayan. Maraming salamat po sa ating mga panauhin. Amin na po tayo mga kapatid, ano nga ba ang natutunan po natin sa ating pong issue ngayong araw na ito? Ang mga anak po ay dapat lamang na inaalagaan, pinag-iingatan at higit sa lahat po ay minamahal. Hindi po sila dapat na pinagbubuhatan ng kamay at pinatitikim po ng kamay na bakal. Dahil higit po sa sakit ng katawan ay mas masakit po ang dulot nito sa kanilang emosyon, puso at kaluluwa na maari po nilang dalhin hanggang sa kanila pong pagtanda. Bilang isang magulang, tayo po at wala kahit na sino ang responsable po sa ating mga anak. Tayo at wala nang iba ang siyang nararapat po na humubog sa kanila at magdala po sa tamang daan at magpakita ng magandang halimbawa para po pagdating ng panahon, sila naman po ang magiging mabuting magulang. At ganito rin po ang gagawin nila sa kanilang mga anak. Huwag sana po nating hintayin dumating ang araw na maging bato na ang puso ng ating mga anak dahil po sa sugat na nilikha ng kahapon sa puso po nila. Sabi nga nila, para sa isang anak, wala nang masasarap pa sa haplos ng isang ama o ina. At muli, gaya po ng lagi po naming paulit-ulit ng binabanggit sa aming pong programa. Sana po, habang buhay ang ating mga magulang, bigyan natin sila ng pagmamahal, panahon, at importansya. Maraming salamat po sa aking co-host na si Hans Martel sa Dance Squad! Kina B1 at B2! Sa ating pong trio, Tagapayo, ang mga sausawero at sausawera sa studio, at higit sa lahat sa ating pong mga bisitang nagbahagi po ng kanilang tunay at totoong kwento. Para po sa mga gustong ibahagi sa amin ang kanilang mga problema, issues o mga bagay na hindi po pinagkakasunduan, mag-email lamang po kayo sa amin o tumawag at susubukan po naming bigyan ng solusyon ang inyo pong mga hinaing. At kung gusto naman po ninyong maging bahagi ng ating live audience, mag-email din po kayo sa amin para malaman ninyo ang detalye. Muli mga kapatid, ako po ang inyong Chang Ami na lagi nagpapaalala ang problema. Pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan face to face. Para po sa inyo to, mga kapatid. Bakit sa palagay mo, Ate Menchi, sinisisi ka ni Ate Nida sa pagkamatay ng asawa mo? Kasi malapit sa kanya po yun. Talaga, ako naghirap doon. Kaya nagpalaki po kasi siguro. Kaya malapit sa akin na wala kang kapit ko. Di bali, sana kung ikaw na lang nawala. Salamat. Kung ako nawala, siguro nawala na kapit. Tuwak mo. Talaga, tatanong pa ako.